Ang dinami-dami ng presidente, walang nakaisip na magpunta dito sa lugar na ito, dito sa Tawi-Tawi. At tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nag-iisang presidente na naglakas ng loob na pumunta dito sa lugar na ito. Dati kasi magulo rin itong lugar na ito ka-coffee. Pero kinakailangan, ipakita mo na safe yan. Kasi yung mga previous administrations, sasabihin nila na address na itong issues na to ng local insurgencies, eh bakit ayaw nyo pumunta? Baka meron pa. Itong ginawa ni PBBM, malaking mensahe ang gusto niya iparating dito. Eh kung gusto mo, makikayat ng turista na pumunta kayo dito sa Mindanao, pumunta kayo sa Hulo, pumunta kayo sa Tawi-Tawi, o kung saan mang parte ng Mindanao, kasi ang panawagan mo, ang gusto mo sabihin, di ba, safe ito. I-retry mo, safe pala, hindi pumunta ka dyan. O, ginawa na mismo ni PBBM yan, pero siyempre sasabihin mo, eh siyempre maraming security yan, di ba lamang presidente yan. Alam naman pumunta siya dyan, makisa na wala security, common sense ba? Pero ang pinupunto natin dito ka-Coffee, from the highest leader of the country, ibig sabihin, pinapahalagahan niya yung ganitong mga lugar na ito. Eh noon kasi, porkit sabihin na hindi yan safe, hindi na pupuntahan. Eh marami din mga Pilipino doon na gusto rin makita yung presidente natin. Presidente din nila, ang kusino man ang presidente ng Metro Manila. Bigyan niyo rin siya ng pansin. Kahit magulo yan, gawan mo ng paraan yan para makapunta ka dyan, para iparamdam mo sa mga tao na parte sila ng Pilipinas. Sa mahabang panahon, ilang presidente ang nagdaan, di nyo pinuntahan yan. Si PBBM lang nakaisip niyan, tapos ibabash nyo na naman. Mga bashers, di maubos eh. PBBM commends Joint Task Force, itong JTF Tawi-Tawi, for bringing peace to Mindanao. Ayan, dapat. Papurihan ang dapat papurihan. Yung nagsusumika para mapa-unlad ang bansa, mapatahimik ang bansa sa kung anumang insurgencies. President Marcos has commended the Joint Task Force Tawi-Tawi for helping the government attain peace in Mindanao, resulting in enhanced tourism and business activities in the region. Yan naman ang kailangan yan eh. Ilan yan sa mga sekreto para umasenso ang isang lugar. Turismo at business activities, ekonomiya ba? Diba? Paunla rin ang ekonomiya sa lugar na yan. And tourism, para umunlad yung lugar na yan. Isasabihin mo, punta kayo ng Tawi-Tawi, safe dito, ikaw mismo, hindi ka nakapunta. Diba? E si PBBM, pwede siya magsabi na pumunta kayo dito, totoong maganda, nakita niya yung kagandahan. E kahit papano, diba? Maingganyo ka. During his visit to JTF Tawi-Tawi headquarters dyan po sa Bonggao, anong tawang ba, tamang basa dyan? Bonggao, Bongao Town and Thursday, Marcos said Tawi-Tawi, which used to be a conflict ground zero in the nest of insurgents and terrorists and kidnapping activities, is now peaceful because of all the efforts of the troops. Totoo, malaking parte ng ginawa ng mga sundalo natin dyan. But because of the efforts of all our personnel in the task force, we have now come to the situation where it is peaceful enough, sabi na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo po ng 2nd Marine Brigade. Ngayon, imbis na naglalaban, ang labanan ngayon dito ay pagandahan na ng resort. Oo, may mga vloggers tayong nakikita na nagpupunta dyan ka-coffee at ipinapakita nila kung gaano kaganda ang mga beaches dyan sa Tawi-Tawi. That is a very big achievement and the part that you played in. That is a very major part. Congratulations for the good work and for a job well done. Ganyan ang presidente. Kapag nakita ng magandang ginagawa ang mga manggagawa mo, mga tauhan, eh papurihan. First president to visit Tawi-Tawi Task Force HQ o headquarters. Meanwhile, 2nd Marine Brigade Commander Brigadier General Nestor Narag Jr. noted that Marcos made history by being the first Filipino president to visit the JTF headquarters dyan po sa Tawi-Tawi. Kauna-unahan ka, Coffee, na Filipino president na nagpasyal dyan sa JTF headquarters sa Tawi-Tawi. Indeed, we are very much honored and privileged to have you here with us this morning, for it is the first time in the history of the deployment of our brigade here in the province of Tawi-Tawi that the highest official of the land sets foot inside this headquarters. So, biruin mo, yung mere presence ng presidente natin sa mga sundalo, nagbo-boost na yan ang moral ng mga sundalo. Ibig sabihin, yung boss namin, yung commander-in-chief namin, pinapahalagahan kami, pinuntahan kami dito, kauna-unahan na Filipino president na tumuntong dito sa aming headquarters. Malaking bagay yan para sa mga sundalo na nakadistilo dyan. Along that line, Mr. President, sir, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat
sa inyong pagdalo. And thank you very much, sir, sabi ng militar, ng opisyal ng militar. Marcos said he was able to visit Mindanao because of the present peace in the region which his predecessors did not experience during their tenure. He said he was very happy to be able to claim to be the first Filipino president to set foot at the Marines headquarters on the island. The reason is not because our presidents did not want to come here, no? Mabait lang talaga si presidente pag nagsalita. It was because our presidents were not allowed by the security conditions that had passed before to be able to come here, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Mabait lang talaga si PBBM at hindi siya nagbubuhat ng sarili niyang mga paako, sarili niyang mga bangko. Pero iba talaga ang style ng presidente natin na binabash nila, na lagi nilang binabash. Ang dami first, no? Nagawa ng presidente natin. Sana magtuloy-tuloy yan, ka-coffee. Kaya huwag hayaan natin, huwag natin hayaan itong mga tao na ito na gusto magpabagsak sa gobyerno para sila makinabang. Naku po, maghintay muna kayo dyan. Maghintay kayo, 4 na taon na lang, oh. Kayo na makaupo dyan. Mark Ramos, nakikinig ba sa atin? Nandito ito si Mark Ramos, no? And may nag-shoutout po sa inyo dito. Wala kayo dito, Docena. Mark Ramos, maraming salamat sa pag-interview kay Idol Senator Trillanes. Ah, na-interview ni Sir Mark Ramos, ha? Oh, sir, okay, okay yan, ha? Natanong mo ba, sir, kung anong update? Mid-year daw, eh. June or July, inaasahan yung pag-i-issue ng warrant of arrest. Yung deadline ba yan na magpupush through? Yan ang inaantay natin, no? Lori Mamawag, ingatan po siya palagi. Sama natin sa ating dasal. Exactly. Peaceful na ang Tawi-Tawi thanks to Bangsamoro Basic Law. Isang factor din yan. Isang factor din yan. Pero kailangan mong i-sustain yan, Argo. Hindi porket nagkaroon tayo niyan, na-establish yung Bangsamoro government, iwanan muna, tatapusin muna. Hindi ganyan. Kailangan mong i-sustain yan. E kung pabayaan mo yan, ano mangyayari sa atin? Diba? Ang problema sa inyo, ayaw nyo rin kasing bigyan ng ayaw nyo bigyan ng credit ang ginagawa ng current administration. Kaya pag may nagawa ng administration, ituturo ninyo, kasi dahil ganyan nagawa yan ni ganon, nagawa ni ganyan. Yes, may Bangsamoro government tayo. At hindi kay Digong yan. Ipagpasalaman natin kay Pinoy yan. O sige, may party si Digong, bigyan natin siya ng credit dyan dahil na-sustain yan. Pero ganoon din sa administration ngayon, bigyan natin ng credit. Diba? Dahil na-sustain yan. Hindi mo pinapabayaan. Kasi pagpabayaan mo yan, babalik sa dati yan. Diba? Pag dinipribe mo yan ng government services, babalik sa dati yan. O anong ginagawa ng presidente ngayon? O nag-iikot ilang parte ng Mindanao na mamahagi ng titulo ng lupa. Kasi gusto niyang iparamdam na parte kayo ng Pilipinas. Diba? Na kayo ay mga Pilipino at karapatan ninyo, deserve ninyo na makatanggap kayo nitong mga land titles na ito. Mga agrarian reform beneficiaries ang tawag natin dyan, mga ARBs. Oh, sunod-sunod yan. Pag nag-ikot ang presidente, tuhog-tuhog yan ilang probinsya. Hindi nyo ba napapansin yan? Ma'am Carclea, good morning ka-coffee ka-MSMA, ka-loyal stockist DJ Byron. Nakikinig ata sa atin dito si DJ Byron. Pero hindi ko pa nakita yung pangalan, sir. Here for my weekly check-in. Yeah, PBBM shows his love for the lesser traveled parts of the of our country by action. Hindi puro salita. Yan, mega love shoutout po sa viewers ng aking little channel. Correct ka dyan, Ma'am Carclea. Diba? Sasabihin nyo, kaya pumunta ang presidente dyan sa Tawi-Tawi, syempre may security. Sasabihin nila, hindi yan matatakot kasi secure siya. Malamang, presidente yan. Kailangan mong i-secure yan. Dahil madidestabilize ang gobyerno kapag nawala ang presidente natin. Diba? Common sense yan. Ma'am Carclea, thank you, ha. Yung mga nakikinig sa atin ngayon ka-coffee, isa din po sa matapang na nagtatanggol sa ating presidente itong si Ma'am Carclea. Pasyalan nyo ka-coffee yung channel niya. Maganda rin po yung mga analysis ni Ma'am Carclea. Iyan, palambing na lang din ka-coffee. After this, patapos na tayo. Nakaka 53 minutes na tayo. I-check nyo rin ka-coffee yung channel ni Ma'am Carclea. Iyan, Google nyo lang. O search nyo lang sa YouTube, no? Carclea, C-A-R-C-L-E-A. Carclea. Iyan, maganda rin po yung mga analysis dyan. Meron po silang grupo dyan. Itong MSMA Kaloyals. Marami din tayo mga nakikinig dito, mga ka-loyals, ang tawag nila ka-coffee, nakikinig din sa atin. Ayan, thank you, Ma'am Carclea. Abet Ramirez, PBBM, God bless po. Maluwag na ang turnilyo ng mga palautog na yan. Di na ba maayos ang utak ng mga palautog kayo, sabi ni Amparo de la Cruz. Exactly. Lori Mamawag, ipagdasal lagi natin ang bansa kapwa natin, lahat po, lalo na si PBBM. Kailangan matapos ni PBBM itong
kanyang termino dahil maganda yung nagagawa niya sa kanyang paglilingkod. Albert Estrada Rodolfo. Rodolfo Albert Estrada, Idol, Kakofi. Saan kayo sa Leyte? I'm from Tacloban City. Tagatanawan kami, sir. Sir Albert, no? Tagatanawan. Kakofi, I'm interviewing Senator Trillanes. May 29 at 4 p.m. I hope you can watch. Yes? Sige po, noted po yan. May 29. 4 p.m. Nag-iikot si Trillanes, ah. Feeling ko tatakbo sa pagka-senador si Trillanes. I think pwede. Mag-senador na lang ito. Do kasi ang sabi niya kasi sa ano niya, sa announcement niya, 'di ba? Mayor, local government official ang tatakbuhan niya, no? So diyan sa Caloocan. Pero I think para sa ano 'yan, Senado 'yan ka COVID. Cirilo Pascua, malinab, happy viewing po sa inyo. Ma'am Carcleo, patanong ma'am, ha? Patanong ma'am, pasuyo ma'am, palihog ba? Ano to, anong update ma'am doon sa Juan Otto Perez? Sabi niya kasi noon, mid-year, di ba? June or by July, expected natin, according to his reliable source. Anong update doon ma'am? Kung kailan yan? Yung ano na, pag-i-issue lang, kasi dalawang usapin naman yan, di ba? Pag-i-issue at pag-serve, di ba? Pag nag-issue, not necessary, di ba? Si-serve ng government ng Pilipinas, no? Dahil sinabi ng presidente natin yan, na we will not lift a finger to assist itong ICC to serve this Juan Otto Perez. Pero pwede mag-issue. Mag-issue lang ang ano dyan. Ibang usapin naman ang pag-serve, no? Pero mag-issue, okay na yun. Malaking bagay na yun ka-coffee. Hindi siya makalabas ng Pilipinas. Guillermo Estrada, nagkakampanya na bilang mayor. Live sila ni Biyahe ni Koy sa Caloocan, sabi ni Guillermo Estrada. Ako ka-coffee, hindi, I don't think mayor. Ako, though sinabi niya na, sinabi ni Trillanes, no? Ako, Senate, sa tingin ko ang tatakboy niya. Kakofi, ina-accommodate ng BBM vloggers si Trillanes kasi Trillanes is Duterte hater, sabi ni Argo. Sabihin ni Argo yan. Eh baka next time naka kakofi na rin yan si Trillanes. Na-interview ko na po yan, hindi pa ako nagbablog. Kakofi, 2016 na-interview, 16 o 17 na-interview ko yan si Senator Trillanes. Thank you daw po sa mga nag-subscribe, sabi ni Ma'am Carcleia. Ayan, pasalamat po kay Ma'am Carcleia. Ayan, ka-coffee ha. Bago tayo magtapos, pasuyo ka-coffee ha. Punta po tayo sa tahanan ni Ma'am Carcleia sa YouTube channel niya po, no? Carcleia, isa din po yan sa taga-suporta ng ating presidente. Alright, sige, maraming salamat sa mga sumama sa akin, ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye everyone. Good night.